Hi fam! Welcome back to another vlog. So, pangatlong araw na natin dito sa Bali, Indonesia. And for today's video, mag-visit tayo ng ilan sa mga Instagrammable spots dito sa Bali. So, there's this tour in Klook wherein you can book this one tapos pupuntahan nyo yung mga Instagrammable spots dito sa Bali. So, yun yung binook ni Mers. As usual, sila ni Aris yung assigned sa itinerary. So, sila yung nag-book via Klook. And ang na-book nila ay super aga ng call time. It's currently 3:35 na ang umaga ngayon, grabe. Nakatulog kami ni Cass parang 12 to 12:30. Tapos nagising ng 3, so less than 3 hours lang ang tulog. Pero yeah, ilaban natin kasi ganun naman daw talaga yung tour na yon. Dahil ang first itinerary yata is the Lempuyang Temple. Isa yun sa pinakasikat na temple dito sa Bali. And to go there, 2 oras daw ang babiyahihin natin mula dito sa Kuta. And maganda daw talagang maaga dahil mahaba daw yung pila doon. So, preferred ng mga tour agencies na makarating doon ng maaga. So, ready na kami ni Cass Vanessa. 4 a.m. ang call time natin. Pipikapin tayo ng driver dito sa hotel. Nagising talaga kami ng 3 para makapag-prepare ganyan. Pero naligo na kami kagabi or kanina para konting ayos na lang ang gagawin ngayon. So, ayan, fresh na ulit tayo. Pero, nako, ina-expect ko na mahuhulas talaga tayo mamaya dahil ang init dito sa Bali. Pero, nag-prepare na kami ni Cass Vanessa. May dala kami mga extra damit in case na pagpawisan tayo. Maganda na rin yung maaga yung tour natin para mas maaga, hindi pa masyadong mainit, no? Grabe, no? Ilang oras lang ang tulog, pero laban. Bumili naman na kami ng breakfast kagabi sa Circle K, tapos kakainin natin yun ngayon. So, tara na at punta na natin si Lamers. Baba na rin tayo. Yan si Cass Vanessa. Good morning, fam! Ready na kami, grabe. Ang aga ng team. Lumipad ang aming team sa Bali. It's 3:45 ng umaga ngayon. Grabe. Laban. Ito nga palang outfit ngayon. Ang ganda. Laks naka Barbie. Kasi Mars naka-dress din. Floral. Circle K muna tayo. Biltang Yakult. Wala sila noong solo na Yakult. So binili ko yung limahan. Nainom ko na yung dalawa. Itong tatlo. Bibigay ko na sa kanila para inom din sila ng Yakult. Yung nabili namin breakfast kagabi. Hindi namin nakain kasi parang wala pa kami sa mood kumain. Like, ang aga-aga pa talaga. Parang gusto namin matulog na lang muna sa service. Mamaya na natin kainin. Pero itong Yakult, dapat inumin na ito bago mawala yung lamig, di ba? Kasi yung bacteria niya. Ready to go na tayo, fam. Ayun na yung service natin. Okay, let's go. From the parking for going up to the temple, use like the shuttle bus. Hi fam, so after a 2-hour drive from our hotel in Lijan, nandito na tayo sa Lempuyang Temple. Actually, this is not the temple yet. This is the parking lot. Ipapark lahat ng mga sasakyan dito tapos we're gonna ride the shuttle bus paakyat ng temple. So that's how it works here. Naloka kami dun sa driver. Ang bilis magmatakbo. Less than 2 hours nga nakuha namin. Parang 1 hour and 40 minutes. So sobrang bilis niya magpatakbo. But yeah, nakatulog naman ako. Hindi na ako nakapag-montage masyado no, kasi nga nakatulog ako. Yeah, you drive very fast. Yeah, very fast. You always do yes. That? Yes, it did. They give you 5-star? Yeah. I give you 1-star. Why? Crazy. Getting small number. Later. Oh, small number? Bilsog patakbo. Di at least maaga daw tayo. What are we waiting for? Joiners? Yeah. Here? Other passenger, other people. Bakit na tayo, fam? Grabe, ang taas pala nito. Tapos matirik. Ay, matarik. Oo, ayan o. Gigulbaan na yung isa. Kulba to the max level. Ayan o, ang taas natin, fam. Sabi ni Mars kaya doon pala gateway to heaven.
Oh, kasi mataas siya eh. Tapos temple sa taas ng bundok, ganun. Grabe yung dinaanan natin, fam. Ang foggy. Cool ba to? The max na kami. Oh, number 44. Okay, 44. So when you get here, susuotin kayo ng sago. Ito yung inaakit natin, fam. Pwede naman mag-motorbike. Pero saglit lang daw akyat eh. So naglakad na lang kami. Grabe, ganito ka-steep yung inakyat natin. Whew. Bawal sombrero. Nandito na tayo, fam. Ito pala yung temple or the gate of heaven. Daming tao. Maghihintay daw tayo kasi naghihintay daw yung tao na mag-clear. Eh, di ba ang foggy? So nakatabi lang tayo dito sa gilid and waiting for our turn kasi number 44 pa tayo. Sabi ni Agus, abutin daw ito ng mga isang oras to isa't kalahating oras. Kasi yung isang number, per group siya. So for example, kaming apat, syempre tag-iisang shot kami, tapos may group shot. So i-multiply nyo na lang yun sa 44, di ba? Kaya parang abutin talaga ng isang oras mahigit yung paghihintay. Kaya palang aga-aga ng call time kasi nga matagal yung waiting time dito. So habang naghihintay kami sa number namin dun sa kabila, dito muna tayo magpipicture, may pila din. Pero malapit na. Ayan si Cas Vanessa yung pumila. Ayan na, number 3. Tinatawag doon. May number eh, number 44 tayo. So nakaupo lang tayo pa rin, alas 7 na umaga ngayon. And alam nyo kung anong number na yung tinatawag? Number 9. 44 pa tayo pa. Baka mga alas 9 na tayo umaga makapag-picture dito. Yun lang ang catch, no? Kung gusto nyo talaga ng picture with the Temple of Heaven, tiyagain nyo talaga. Like, gigising kayo ng maaga, agahan talaga dito. Pero ganun pa man, ang aga na namin nagising, 3 o'clock, gising na kami. Pero tignan nyo naman, number 44 kami. So, ang dami talagang tao dito. So, tiyagain nyo talaga. Unless, kung hindi naman kayo mahilig mag-picture-picture, ganyan, for Instagram, skip nyo na siya. Kasi ang haba talaga ng pila. Kung hindi kayo darating na maaga, skip nyo na lang siya. Kasi super haba ng pila. And fun fact, no, about the Lempuyang Temple. So the name of the temple itself is believed to be taken from the words Lempu and Yang. So Lempu means light, then Yang is a destination for God. So yung Lempuyang Temple means a God that shines a bright light. The name is very fitting since the temple is located on the east of the island where the sun can be seen rising in the morning beautifully right through the gate of heaven. This is according to Indonesia.travel. Pag may sunrise, maganda daw dito. Pero ewan ko, parang ngayon parang wala. Apa, malapit na kasi kami sa nagpa-practice na. Okay, pause. Ah, sige. Ah, pause. 1, 2, 3, number 1. Number 1, okay. Next pause. Okay. Next pause. Next pose. Next pose. Can I jump? Oh, jump. Okay. Thank you.
And we're done. Nakapagpa-picture na tayo. Alam nyo kung ano oras kami na picturean? 8:30 a.m. So 2.5 hours ang hinintay natin para mapicturean. But it's worth it. Ang ganda ng mga pictures. I-upload ko sa Instagram. Follow nyo rin sila sa Instagram. For sure mag-upload din sila. Anong Instagram? At Pangochi. Yes. Mers. At Ola Marzi. Yeah. Si Ariel. Yan. Follow nyo lang sa Instagram, fam. Kita nyo yung picture natin. Ayan na siya. That's the spot. So, let's say goodbye to the Limpuyang Temple. And we'll head to our next stop. Only one. Nakalabas na tayo, fam. So, that's the temple. Tignan nyo naman kung gano'ng ka-steep yung inakyat natin. So, ito yung bababaan natin ngayon. Bababa na tayo, fam. We'll head to our next stop. Ano next stop natin? Grabe ang taas natin, no? Bundok talaga siya, no? Medyo basa dito, dandan tayo. Baka madulas. Iba na natin yung salong dito, tapos sakay na tayo dito. Let's go! Grabe, nakatakot. Ang steep! Sabi ni Merce, dinaig pa daw to no, yung bituka ng manok. Mars, dinaig pa yung bituka ng manok. Ang steep po, grabe. Pero sanay naman na ang mga divers dito. Wow! Para lang tayo nasa probinsya natin. Steep. Ito na ulit tayo sa parking lot. Umaraw na. It's 8:55 na ng umaga. Heading to our next stop. How many minutes? 25 minutes. But if you drive, it will become 15. Drive slowly, okay? Bilis mag-drive nito eh. After a 20-minute drive, nandito na tayo sa ating next stop, ang Tirta Ganga. So ito yung isa sa mga sikat na temple din wherein maglalakad-lakad tayo, magpapakain ng koi, magpipicture. Yan, bumili tayo ng fish food. Pakain sa mga koi. May incense dito. Ang bango. Ang bango ng incense nila, no? Wow, ito pala siya. Ang ganda ng entrance gate nila. Very Instagrammable. Wow, ang ganda dito. Ito pala siya. Ayun na, may nagpapakain na ng koi. Oh, I like this spot. Very relaxing ang vibe. Ang lalaki ng koi dito, oh. Wow, sa pag-photoshoot. Oo nga, everyday kain, no? Ang lalaki nila. Ang lalaki ng koi, ang cute ng koi, naka-pink. Koi. Ang laki ng koi, naka-pink. Char. Ito ang totoong koi. Nakapag-picture na tayo, fam, dyan sa gitna, doon. Tapos one last spot daw dito sa gitna. Ganda, no? I think you can do like the swim in the waterfall. Ah, okay. Pwede daw mag-swim sa waterfalls. Swim? Yes, let's do. Pwede. Oo. Ubad na lang. Ubad na lang. Okay. We will take I like this spot, no? It's our second stop. Mas gusto ko siya kasi mas relax and mas chill. Kanina kasi more pila talaga, di ba? Oh, no pressure. Oo. Just taking our moments here. Sinuot ko na ang hat na nabili natin kagabi. Kasi mainit na, fam. 9:40 ng umaga. Naglakad-lakad pa sila doon. Ako parang gusto ko na lang umupo and enjoy the view. Mag-relax tayo. Mag-relax ang mga puyat. And we're done, fam. Nakapag-picture na tayo. Nakapag-libot-libot na rin. And plano sana lang bumili ng swimsuit. Kaso mahal, 120 rupiah. Kasi meron tayong pupunta akong waterfalls. Pwede daw mag-swimming. Sabi ko, sige, swimming tayo. Let's take the chance na makapag-swimming sa waterfall. Pero, where do we go next? Going to waterfall. Oh, waterfall na pala. Hello, so, swing pass. Swim? Swing. Ah, swing. Okay, swing. Are you ready? Yes. How many minutes? From here, 1 hour. 1 hour? Okay, yeah. Tulog muna tayo, fam.
Can you go past? There's a lot of. Isang oras ulit na drive, grabe, nakatulog ako, fam. Andito na tayo sa next stop natin. Dito na yung Bali Swing. Tapos, dito na rin tayo magla-lunch. Fairness, ang ganda dito, ha? Ah, okay. Yan pala yung photo spot. Tapos yung swing. Tapos, may magandang view. View of the rice terraces. Ito pala siya, fam. Si Lakas nang hinayang kasi magre-rent ng 700 daw. Sabi ko, wag niyong panghinayangan yung 700 kasi it's something nakikitain mo pag uwi mo ng Pinas. Minsan lang nandito eh, gusto naman nila mag-costume. So sabi ko, i-rent na nila. Kasi gusto nila mag-aura-aura. Oh. Ayan, oh, ganyan yung photoshoot. Oh. Tapos isa-swing-swing ka na doon. Ito lang pala siya. It's simple as this, no? Photoshoot lang, but the view is spectacular. Wow! Tama bang adjective ko? Basta the view is amazing. Ang ganda. Rice terraces, bundok. Nakaka-relax dito. Ang sarap mag-lunch, ang sarap mag-coffee. Pwede bang dito na tayo? Yeah, I'm so loving this itinerary. Sobrang chill, no? Yun nga lang talaga, eggy sa akin yung super aga ng 4 a.m. 3 a.m. call time, no, Ars? Nakakaantok. Yun lang talagang eggies. But the rest of the itinerary, ang ganda. Ihim pala siya, fam. Oh, nakakatakot. Wow. Although naka-harness naman. Ang grabe. Wow, ang galing. Ang lakas ng loob ni ate, oh. Grabe. Oh, ang lakas ng loob. Hindi umahawak, oh. All for the gram, of course. Tatawa yung ano niya, partner niya. Yan pala yun. Tapos may photographer din. Ayan na nga ba? Ayan. Si Miss Rednox. Ayan na, fam. It's Cass Vanessa's turn. Aura-aura na siya. Sa swing. Go, Cass! May video sila eh. For the aura ang person. Yes, for the gram. For Instagram. Lin. Ay. Kasi lakas mo kang mayaman ng activity mo. Paano hindi yaman sabi na? Natawa ko sa mama. Natawa ko sa mama. Okay, relaxion. Ayan na. Buksan mo na yung gown mo. Awa ka mo. For the gram. Hold the dress. Okay, yan na si Mars na. Ganyan-ganyan na ako. Na iba na.
Hindi ako naka-aura kanina, kinakabahan ako. Si Ariel parang wala na. Oo, ang sarap. Ang sarap niya yan. Wow, may bitaw-bitaw pa si Ash, may ganun-ganun pa, oh. Parang mo na-brief mo. Ay na, si Cas Vanessa na. Yes. Okay. Photoshoot. Face your... Sumasakay ka nga ng cable car na matarik, eh. Go. Ito kasi open. Tsaka, parang parasailing to ng Bulacan. Na walang tubig. Oh. Ito. Nice terraces. Yung Boracay may tubig. There you go. Sorry. Okay, to swing. Nakakatawid tsura ni Mars. Mukhang stress. Oh, siya naman ang nandun. Tapos na tayo mag-swing. Ang saya pala mag-swing. Sa una lang, medyo nakakatakot pag pumatong ka na dito kasi makikita mo yung raised terraces. Or once mag-start na yung pag-swing, okay lang. Sobrang chill lang niya. Yung nagpapapicture ka pero nervous ako. Expectation versus reality. Fam, expectation versus reality. Yung ang ganda na upload mo sa Instagram pero nervous overload. Handa isa-isa kasi yung bumamo, hindi yung... Nakakatawa. Itsura niya doon, mukha siyang stress. Saan mo daw awa? Swing na lang ulit ako. Cas, nakita ko itsura mo, pil na pil mo. Encantadja yan. Si Ariel na... Nakakatakot dito kasi wala kang harness, eh. Si Mars na doon sa bird's nest. Kamusta naman ang feel na feel na Encantadja? Sabi ko, sayang to, mahal. Feel mo na. Tapos ayaw niyo pa mag-rent. Mahal kasi ko. Kikitain mo rin yan. 700. Wala na ako. Pag-withdraw na naman ako. Di yan. Budol eh, nandiyan. Hello, okay, so fam, tapos na tayo sa activity. Ang saya. Kailangan matry nyo yun, no, yung swing kasi masaya talaga. So, by the way, nabook namin itong activity na to sa Klook for around 2,800 pesos. Private tour na siya. Apat kami sa isang sasakyan. Tapos, additional 400 pesos if you also want to try the swing. So, book kayo sa Klook. Ilalagay ko yung link sa description box below and use my code JM Bankisha to get discounts. It's currently 12:15 and kakain na tayo ng lunch. Ayan, merong buffet lunch din dito. Nasa around 150,000 rupiah. So, that's about 500 pesos. Pwede na rin. Let's eat muna. Inaya namin si Agus, the driver, kaso ayaw niya. Parang nagpa-reserve na raw siya ng food outside. So, kain na lang. Here's our food, fam. Papaya, watermelon, omelette, spring rolls, chicken, and sila. Si Ariel nag-try ng satay, si Merce chicken. Wow, si Kazo. Pabebe lang. Let's eat. Kinukwento ni Cas Vanessa si Merce nga daw. Binibinisan kasi ako eh. Tapos? Punta paglingon ko, huy, ang itin mo. Pagbalik kami natin nanon. Ingat mo, sige. Sabi niya rin, oo nga. Parang nainip ka ng ate. Sabi ko, ayun, sige. Tapos na siya eh. Ah. Pero ang nagsuot ng yelo, yung isang ano ah. Kamukha ni Witty Tyson ah. Isang mga ganun ano. Talagang pure na balang. Oo. Ganda sa kanya. Ay, nag-stand out. Pero sa'yo. Ilak mo yan eh. Mayor Bimbo. Ay, parang bigla ka nag-red. Order pa ako ng papaya shake. Sila, anong shake in order niya? Mango kayo? Ako papaya. Nakalimutan akong ipakita yung view natin habang nagla-lunch. So, ayan naman pala. Panalo-panalo ang view. Sulit na yung 500, diba? View pa lang. Tapos na tayo kumain, fam. Sucks lang the food. No?
Yeah, 500 pesos each. Pero okay na, nakakabusog naman. And nagbayad na si Merce. Tingnan nyo, nagsukli ng kopi ko. Akala ko sa Pinas lang to nangyayari. Dito din pala. Kapag walang barya, candy na lang ang kapalit. Hintayin lang natin si Cas Vanessa. Tapos, we'll leave in a bit. And just like that, tapos na tayo kumain. 1 p.m. and go na tayo sa ating next stop. Saan tayo pupunta? Waterfall! Yes, may energy na ulit. May energy, pero pagdating sa sasakyan, burnog! Hindi ko na malaman saan ilalagay yung ulo ko. Ganun ako ng ganun sa sasakyan. Tapos ako pagtingin ko, tagus kay Agus yung side mirror, baka mamaya ka gano'n. Kaya ginawa si ko yung sombrero eh. Did you eat? Okay. Are you sure? Close to the sun.